Ang una, ang plano ko lang, plain na gray ang sala namin. Pero nang makita ko na dumilim, naisipan kong gawin siyang geometrical pattern. Kaya kung gusto nyo rin gawin ito, umpisan nyo nga pala sa white ang first coating para hindi magasto sa pintura. Kapag gagawa kayo ng pattern, i-drawing nyo muna sa bond paper para mapabilis ang pag-apply ninyo ng masking tape sa pader. Para na rin magkaroon kayo ng visualization ng magiging outcome ng geometrical pattern ninyo. Brush lang ang ginamit ko kasi matipid sa pintura, saka hindi ko na inaluan ng tubig ang Boysen Acrylic Gloss Latex. Iwas tulo na rin sa sahig kasi kontrolado mo lang naman ang pintura pag brush ang gagamitin. Kaya hindi na rin ako naglagay ng dyaryo sa sahig. Punas na lang agad kapag may tumulo. Madalang lang naman. Tip nga pala, kapag ganito na kaunti ang pintura nyo, bago nyo itabi, sinsinin nyo muna ang pintura na nasa palibot ng container para maiwasan itong tumigas. Gumupit ng 2 kapirasong karton pang sinsin. Sa paligid ng pinagtanggalan ng masking tape, dito tayo maglalagay ng guide sa pagpipintura ng black lining. Ito na ang huling part, ang pagre-retouch. Pwede kayong gumamit ng maliit na brush gaya nito o kahit yung watercolor brush ng mga Junakis nyo. Thank you.
Sa puting pintura, nakadalawang coating ako bago ko na-achieve ang ganitong outcome. Kaya dapat, ang pinaka-base ay white. Sa tatlong galong pintura para sa buong bahay namin, may natirang kalahating galon. Yung natirang kalahati, pwede kong magamit pang retouch kapag halimbawa na dumihan o sinulatan ng mga junakis ko yung pader. Takpan nyo na lang maigi at hindi siya matutuyo o masisira kahit isang taon pa ang lumipas. Base yun sa experience ko dati. Ito nga pala ang mga next video na i-upload ko. Bagong policy ng LTO ngayong 2021 sa pagkuha ng driver's license. Maglalagay din ako ng written reviewer, Tagalog, para siguradong makapasa kayo sa written exam. Paggawa ng hanging cabinet at TV rack para less space at madaling maglinis ng bahay. Do-it-yourself masilya sa nabasag na pintong gawa sa hardiplex. Gagawa din ako ng stencil pattern para sa kwarto namin. Paano mag-regrout sa tiles at magmuka ulit itong bago? Paano i-restore ulit ang tiles na may mga bungi o crack? Salamat sa panonood. Sana may napulot kayong idea sa video na ito at sana makatulong sa inyo. Please like and subscribe and comment down below.